makita natin sa taas ng bakuna natin. Ipakita ko lang sa inyo yung ginawang surprise inspection ni na Congressman Erwin Tolco at Congressman Romualdez at iba pang mga congressman na kasama niya ng surprise. Ito yung ginawa nila mga kabanat sa Bukawi, Bulacan. Ito yung Balagtas, Bukawi, Bulacan. Kung saan ay ginulat, nagulat yung may-ari ng warehouse kung saan. Kahit po gaano kataas ang presyo natin sa Vietnam, pinipilit po natin bumili para magbibigay po natin. Ano po kami nag-overprice po talaga rito? Paano nalaman mag-usap? Hindi daw sila. Ito yung mayari, mga kabanat. Yung sabi niya, hindi daw sila nag-overprice. Pero dapat dito natin masusubukan itong ating mga congressman kung gaano sila ka talino eh, mga kabanat. Malalaman nila kung hindi nag-overprice. Kunin yung inventory ng mga taong ito, magkano bili nila, no? Kasi napakarami. Sigurado ito, hindi lang ito ano, mga kabanat eh. Hindi lang itong season na ito, matagal na itong bigas na ito dahil napakarami, no? Kikita nyo? Napakarami. Isa lang yan sa mga bodega dyan na na-inspeksyon nila. Kasi tatlo yung na-inspeksyon nila eh. Ayon sa babae, hindi daw sila nag-overprice at hindi daw nila tinatago yung bigas. Pero bakit ganun? Diba? Bakit di tumatago? Bakit nagmahal ngayon ang bigas? Anong ginawa? Diba? May proseso yan. Kung wala pa ng dalawang linggo, kukunin yung sisisip na bahala ng isip yung sa Ruby o sa Kaliwa Source yung sisisip na yan. So natapos na dito tayo dito sa unang warehouse na kanilang inspeksyon. Nilipat tayo sa kabila, mga kabanat. So dami nilang inspeksyon. Ito ibang warehouse din to. Yung makikita yung warehouse, grabe. Kalaki-laki ng warehouse. Tapos kitang-kita nyo. Sigurado dito sa Pangasinan, kahit sa Pangasinan, napakaraming warehouse dyan. Dapat na-inspection din to nila ni Congressman. Yung galing Bilases, no? Ngayon nagsiglipa na dyan yung warehouse. Yung pagilingan ng palay. Dyan, yun din mismo bumibili ng palay. Sana i-check nila doon, baka mamaya. Malaki, itarya din ang laki ng warehouse na yun. Napakarami doon, mga kabanat, dapat i-check din. Hindi lang dito sa Balagtas na to. Hindi lang sa Bulacan. Marami. Ito nyo. Palay daw ito. Palay pa ito. Hindi pa naging bigas. Ay, nakita nyo, may palay doon. So ginagawa nila to, itatago yung palay para next kung sakaling tumaas yung presyo ng palay. Ganun naman talaga yung stilo ng mga business eh. Hindi naman talaga nila ilalabas yan kung mura pa yung presyo ng palay. Mura pa ang presyo ng bigas. Tatago nila talaga yan. So yan, nakikita natin. No? Napakarami talaga. Picture ng picture. So lilipat na naman tayo, mga kabanat, sa piyak, kabilang warehouse na naman. Nikuha ka naman. Toto. Ang tumal po kasi talaga, sir. Tama po, dati may nung suplayan kaming mga
supermarket. Binitawan po kami. Hindi po tutumal yan kung nailabas na ninyo nung mura pa. Inaantay huling nyo na tumaas. Talaga tutumal na yan. Unless kung may umpis kayo ng gobyerno, babagsak yung presyo. Pag inumpis ka ng gobyerno, ibinenta sa merkado ng 40, babagsak yung presyo. Talo ka ngayon. Tomo. Talo lahat. May tinatago eh. Sa laking bagay sa merkado yan. At sino mga supply, yung inyong mga market? Sino ang mga binibenta ninyo? Yung binibenta ninyo. Okay. Sino kaya ninyo? Deliver po kami sa KFC. Tsaka po takti-takti. Wala kayo sa market? Wala pa po kami sa market. Hindi kayo nag-market? Ano lang po? So, pero malaking bagay kasi ito, kung lumabas ito eh. Diba? Nilalabas naman po talaga lang kung hindi namin. Matagal lang kayo, hilingin niyo lahat ito. So, ginigiling na po namin siya, as in yung ginigiling namin ngayon, yung first pass lang. Yung po yung mga nakasako doon. Ginigiling namin ng first pass. Pag po, ipu-pull out na namin talaga ng ano, ginigiling pa po ulit namin. Para mas maganda yung ito. Sino ma'am nag-dry nito? Pag deliver, right na. Opo. Right na yung ayun. Pwede malaman sino yung nagbenta rin sa inyo. Hindi ko po kilala yung ano namin. Wow! Wala kayo sa lahat po? Wala kayo ano? Biyahero, ay yung ano lang po, ahente lang. Ahente lang po. Kayong buying price? Opo, ganun lang. Saan binenta sa inyo? Opo, ano yung benta rin ito? Pagkasinan? Ilan lahat ito, ma'am? Hindi. Kaling kalit niya isa ko lang po. Kalisanto. Marami po. Nervesia, Pampanga, mga ganun po. Dami. Paano ngayon ito bibenta mo? Mag-aanihan ulit. Di mabubulok na lang ito dito. Mag-aani na ngayon September. Out naman po talaga namin. Yan ang talaga hindi na. Bakit hindi nyo naisip sa merkado? Sa palengke? Fast food lang. Iilan lang yung fast food. Meron din naman po kami. Sa sales din naman po kami. Kaya lang po talaga matumal lang po talaga. Magkano ba mamang ano yun? Para benta. Benta din mo. Pag talagang hindi po ako dito nagbebenta, eh, yun lang po sa mga benta. Anong presyo yung benta? Pagkagiling, magkano? Depende po. Meron po kami 1,000 na per kaban. Ay, per 25 kaban. So, 2,000 lang. Makikura sa ano yun? Palengke sana, oh. Bakit kwanto na ngayon? Ito naman, yung no. 40 lang eh. Kaya ng 40. 40. Iba po dyan, ang palit na namin yung R42, hindi nyo nilalaon po talaga. Yan po talaga mag-stop. R42 po. Laon po talaga niya. Laon po talaga yung nabibili. Ilan po yung bodega nyo dito? Wala po kami yung bodega. Where, ano na po? Rice mill na po mismo. Giling lang po kami dito. Doon lang po namin nililipat. Saan ang rice mill? Sa Jersey po. So ito, pinaka-warehouse lang? Ako. Giling lang po namin. Tapos nag-upgrade po kami. Ma'am, pag nilabas niyo ho ito, sigurado, matutuwa yung mga tao sa inyo. Dami kasi. Nilalabas naman po talaga, kaya lang po talaga sobrang tumal, di kayo mga bayan. Sobrang tumal. Kasi po yung iba po talaga, gano'n ngayon. Mga palusot. So, lilipat sila sa kabilang warehouse yan, mga kabanat, no? Itong sina congressman. Pero kita niyo yung palusot ng isang may-ari ng warehouse, ilalabas na naman daw talaga nila dahil ang tumal daw. Paano? Tinago nila eh. So ngayon, ang mga kababayan, hindi na makabili ng ano, yung presyo nila. Halimbawa, binili nila yan ng 15, ibibinta nila ngayon ng ano, hindi na mabibili yan. Pag-aanihan na naman, malulugay na talaga yung mga ito. Diba? Ayun, sobrang kagahaman bala na tinatago. Ay, yun ay palay pa yun mga kabanat. Kanina bigas na talaga yun, nung unang batch. Ang ditong part to, palay na talaga to. Ito ay palay na. Hindi ko magkakamali, ito mga imported to eh. No? No? Imported ito mga kabanat. Tapos ito naman ay palay. Ay, ayun sa isang mayari, no? Nagaling daw sa mga Nubesiha, Pampanga, malamang pati Pangasinan. No? Dito yung binabagsak. So, lumipat sila sa kabilang warehouse. Sinurprise na naman nila doon.
Bigas, klarong-klaro, no? Klarong-klaro kahit sabihin nila na nahihirapan daw sila maglabas dahil matumal daw. Palusot lang 'yan, mga kabanat. Tingnan mo naman kung gaano karami. Nakarami. May mga palay, may mga bigas na, may mga mukhang imported na mga bigas na nakikita natin sa warehouse. Tatlong warehouse ang pinuntahan nila dito, mga kabanat, at nagulantang sa kanila kasi itong ginawa nila ay surprise inspection. Surprise ito, kaya nagulat yung may-ari ng warehouse at yung mga bantay. No? So yun, kanya-kanya silang palusot. So yan muna, mga kabanat. Sana magawa nito ng paraan ng mga congressman pala. No? Sana ma-verify nila kung talagang legit. Nung tinanong kasi yung isang babae kanina kung sino yung mga ahente nila, nagde-deliver sa kanila. Ang sabi, hindi na daw nila kilala. So may mga record yan sa kanilang mga logbook. Imposibleng malayan. Doon yung makikita. No, kung gaano magkano ang presyo ng bili nila, kasi kitang-kita natin kinokontrol nila talaga. Sila muna, see you next video. So dito mahamon pala si President Bongbong Marcos, mga kabanat, kung anong kayang gawin niya dito. Kitang-kita kasi alam ni President, taas ang presyo ngayon eh. Yung pangako ni President Bongbong Marcos na 25 pesos medyo nawala na, naglaho. Umabot na ng 50 plus ngayon yung bigas. So, yan. Yan ang problemahan ngayon ni President Bongbong Marcos. Ito yung solusyon. Ito yung solusyon na kaya niyang ilabas yung bigas na. So, see you.